Hello guys, welcome back again to my YouTube channel. Welcome nga po pala ulit sa panibago natin video guys. Ituturo ko po nga pala ngayon ay tutorial tungkol sa tamang pag-asinta ng 12 o'clock. Kasi may nag-comment sa akin na kung ano ang normal kong asinta. Ang sabi ko ay 1 o'clock. Nakapag-upload na po tayo ng 1 o'clock na asinta or kabit. Ito po ay ituturo ko ngayon ay panibagong pag-asinta ng 12 o'clock. Tamang pag-asinta. Sundan nyo guys. Sana masundan nyo at hanggang sa matapos. Ito guys, umpisan ko na para masundan nyo. Gaguide ko na lang yan. Yan, pagsapin. Dalawa sa baba. Wala nang ikot yan guys kasi naipit natin to. Kaya tayo may ganito. Yan, palawit sa kalagitnaan ng dahil. Pasobra. Yan. Iba kasi, baka daw may ikot. Hindi na gagalaw yan. Oh. 2. Parehas dalawa. Asintang 12 o'clock. 4. Ayan. 4. 3 sa baba. Mas mataas yung ibabaw kaysa sa baba. Leather boot, guys. 12 o'clock to, guys, ha? 12 o'clock. Para to shoutout nga pala to sa nag-comment na gumawa ako ng video sa ibang asinta. 12 o'clock. Ayan. Kailangan nating iangat ang leather boot dito. Sasagad yan. Nakasagad siya. Kasi kung sa 1 o'clock or normal. Ayan. O alas 2. Ibababa natin yan. Para ang paunan ay pumasok. Pero itong 12 o'clock ay iba. Ayan. Para gusto mong kailangan natin habulin na maging alas 12. Ayan. Sagad ang leather boot dito sa tahid. Kita nyo guys. Para hindi kayo mahirapan pag nagkabit na kayo ng paunan. Ayan. Una sa baba. Ayan. Dumikit pala. Ayan. Malagkit kasi. Ayan. Baba. 1. Galing sa leather boot. Nakaangat na yung leather natin. Papunta rito. 2. Taas. Baba. Taas. Baba. Palitan. Taas ulit. Pag alam nyo. Yan. Apat-apat. Yan. Ayan. Pwede na sa paunan. May kabit natin. Ito guys. Paunan. Yan. Ipitin nyo lang. Yan. Pababa. Ito. Kailangan nyo makasundan. Yan. Kailangan ang paunan ay may dikit natin sa tahid. Kasi pag normal, pwede natin hindi dikit. Gusto natin iskwala. Ito hindi. Palabas tayo. Alas 12. Yan. Para mahabol natin na madiretso natin ang dulo ng tari. Ito, guys. Kakabit na tayo ng tari. Simpleng-simple lang, guys. Ang adjust kasi natin sa asinta natin nasa pagsasapin. Pagsasapin at pagkabit ng paunan. Salamat nga pala sa lahat ng mga nag-subscribe sa akin. God bless po sa inyo. Sana supportahan niyo pa ang channel ko sa mga hindi pa nakapag-subscribe. Subscribe naman po sa channel ko. Marami pa tayong i-upload na video kapag hindi tayo busy. Ito na, guys.
lalagyan natin ng safety boots para iwas disgrasya yan. Ayan guys, eto ang dulo natin guys ha, sundan. Yan, dito ko papasok. Gusto mo hindi maka. Yan, dandan yun guys. Tama, masundan nyo. Pababa ulit. Gaganto nyo ng daliri nyo. Yan, yan. Tapos, pasok ka dito. Paikot, iikot mo siya. Paganto. Yan. Napakasimple diba guys? Paglagay ng bidbid sa garol. Yan. Pwede ka pang bumaba kung gusto mong nakalock talaga. Ayan. Eto guys. Eto ang asintang alas 12. Nakaangat na ang pauna natin para ayan. Pwede pa natin ipaganto para ang dulo ng tari ay dumiretso sa tuhod ng manok. Ayan ang asintang alas 12 guys. Ayan. Ito kasi mga kabit na nire-request ng mga kasabong natin, mga gaper, o mga nagsasabong, ay sinaunang kabit. Mga matatanda nung unang panahon, ganito ang kabit kasi gusto nila to, mabilis pumatay kasi ito sa angatan. Liparan, yung sinasabing palabas na ang dulo, pero hindi siya labas, diretso siya sa tuhod ng manok. Ayan, yan ang asintang alas 12 guys. Kailangan mong iangat ang paunan at ang leather boot para ang tari mo ay pumunta rito, ang dulo ng tari. Hindi naman to labas, 12 o'clock yan guys, parang yun sa orasan. Yan, diretso lang siya sa alas 12. Yan. Ang alauna kasi, diretso sa pit ng manok. Yung alauna, di ba yung alauna nandun sa nakaganon eskwala. Ito ang tinatawag na alas 12. Ayan guys ha. Huwag niyong sasakalin. Ang singsingan yung kalingkingan ng manok. Para hindi mamilay. Ayan. Ang tatandaan niyo lamang guys, ang paunan ay, at ang leather boot ay may angat papunta rito. Hindi naman kasi tayo eskwala. Ito ang tinatawag na 12 o'clock asinta. Yan. O, taas. Yan. O, diba? Ayan, guys. O. Kung sisipatin nyo sa tuhod ng manok, di ba, nakaderecho, yan ang tinatawag na alas 12. Kapag ang dulo nito ay dumiretso na nakaganon, alauna yun guys, pag diretso sa puwet ng manok, 12:30 dito naman yun sa medyo labas na dito yung dulo pag inasinta mo na ganyan. Yan, ito alas 12, ito diretso diretso, di ba, sa tuhod ng manok. So ngayon, ito 12 o'clock, ito ang asintang 12 o'clock. Yan, bibidbirang ko na. Lock. Lock natin. Yan, kaya tayo may ganito para hindi, kahit sumagi man ng kamay natin, hindi maring tayong masugatan. Minsan kasi may disgrasya. Kahit anong galing natin na magkabit ng tari, hindi natin matansya. Minsan sumasabit ang dulo ng tari sa ating. Ito yung tinatawag na safety. Yan guys. Yan. Dito. Yan, yan ang pinaka-importante. Mga importante sa lahat yan. Yan yung lock na para hindi na gumalaw ang tari natin. Yan. At ang ano natin, hindi na umikot. Yan. Paso ka dito ulit. Kahit dalawang beses. Yan. Suporta lang naman to sa pala. Yan. Yan guys. Yan. Op, eto. Yan, iikutan mo ang leather boot at ang paunan. Itong pinaka-importante sa lahat. Na, lock. Wala nang galas to. Yan. Diretso ka na dito. Yan. Baba.
kontra na yan. Diretso kontra. Yan. Pwede ka na dito at gumanon. Yan, kontra. Yan. Balik. Pwede kang magpasok ulit ng lap. Medyo mahaba pang bidbid. Yan. Kontra. Yan. Yan. Balik. Yan. Pwede na tayo dito. Yan. Kapag paubos na ang panali natin or bidbid, puro ang sa baba. Taas naman. Ayan guys. Yan ang pinaka importante sa lahat yung lock. Ayan. O. Pag pinaapa ko, o, hindi naman siya ano, asintahin. Aasinta tayo guys. Ayan na. Yan. Etong dulo ng tari ay didiretso sa tuhod ng manok. Yan ang tinatawag na asintang alas 12. 12 o'clock. Pero ako pag nag-asinta ako guys, eto nirequest lang to ng subscriber natin or viewers na ano, kung meron akong asintang ganito. Sabi ko ganito lamang i-upload ko lamang sa ano para ituro sa inyo. Ayan, para to sa nag-comment sa aking channel. Ito na po yun, asintang alas 12. Pagmasdan nyo po. Ayan. Kita nyo. Diretso sa, yan ang tamang pag-asinta ng alas 12. Diretso sa tuhod ng manok. Ayan guys. Iaangat nyo ang paunan. Tandaan nyo. At ang leather boot para hindi kayo mahirapan. Huwag once na bumaba yan, pagkabit nyo, pati ang once na bumaba una yung leather boot, hindi nyo na makukuha ang asintang alas 12. Kahit ano pang gawin yung ikot-ikot ng tari or garol. Kasi pag bumaba ang leather boot, bababa na rin ang paunan. Hindi mo na mayahabol na mayangat dito. Kasi hindi na siya nakasampa dito sa leather boot kasi mababa na yung leather boot dito. Pag ito bumaba, i-squala na ang tari natin. Yung papasok na maigi. Ito, ang dulo, pupunta na sa kabilang tuhod. Ang dulo nito. So, kailangan iangat natin ng pangalso, ang paunan at ang leather boot. Ito yung asintang sinauna guys noon. Yan. Nakaganyan. Diretso. Kumbaga sa mga probinsyano noon kasi mga sinaunang sabungero, ganito talaga ang tamang pagasinta nila. 12 o'clock. Kumbaga hindi naman labas, hindi rin pasok. Yan ang 12 o'clock. Pero ang normal na kabit ngayon ay alauna. Yung sentro sa puwit ng manok, yung mga sa una kong YouTube video. So, yun lamang guys. Sana nasundan nyo. Maraming salamat sa panonood.